So, hi, hello! Nagbabalik ulit ako para sa panibagong video. So, itong video naman na ito is para sa discussion ng NDT. So, what is NDT? NDT is the abbreviation for non-destructive testing. So, nag-research ako ng tungkol dito. So, based sa research ko, ang NDT daw is a way to detect or evaluate flaws in material. Within aerospace, NDT plays a vital role in the design, manufacture, and maintenance of aircraft. The simplest and most accurate way of testing materials and components is often to test them to destruction. So, yung NDT daw is yung way para ma-check kung okay pa ba yung material or yung surface nung kung okay pa yung surface ng material natin. So, halimbawa, sa aircraft, ginagamit natin ng NDT para ma-detect natin kung may sira ba ang mga parts nito. Halimbawa na lamang is yung sa may tube or yung sa mga pipes or sa mga skin or cover ng aircraft. So, ginagamitan natin siya ng NDT or non-destructive testing para makita natin if may sira ba ang mga parts na ito or kung may damage ba. So, for this discussion, magbibigay ako ng dalawang klase ng NDT na usually ginagamit natin pwedeng inside the house or pwede rin namang outside the field. So, una na dito is yung visual inspection. So, visual inspection is ito yung pag-inspect dun sa surface area ng isang object or material kung may sira ba ito. Ginagamitan natin ito na naked eye. So, kumbaga titingnan mo lang yan, tititigan mo lang. May sira ba? May sira ba? Okay pa ba to? May kalawang pa ba to? So, that's it. Yun na yun, yung parang visual testing. Titingnan mo lang siya if okay ka pa ba? Parang tatanungin mo pa siya, okay ka pa ba? Okay ka lang? Wala kang sira? Okay, that's good. So, dito sa visual testing, based on my research, it is the oldest and simplest method of non-destructive testing. It is often said the human eye is the most powerful NDT tool. Visual inspections of aircraft structures and components for damage such as cracks, corrosion, and misalignment will often be the first sign of a problem. So, ayun nga, visual testing kasi before naman, wala tayong iba't ibang equipments para ma-determine if may sira ba ang isang object. Siyempre, titingnan lang natin ito. So, makikita naman natin kung may kalawang na ba na nagfo-form doon sa surface na yon, kung pantay ba yung surface na yon, kung may crack ba yung surface na yon. So, that's visual inspection. Next is leak testing. Itong leak testing na to is ito yung chine-check natin yung mga tubes, pipes, yung mga hose sa aircraft kung may bulag. So, I'm back. Nawala kasi naputulan ako ng naubusan ako ng memory. Kailangan pa muna mag-delete ng mga videos. So, let's go back for the second part of the NDT or the second type of NDT na napili ko, which is the leak testing. So, sabi ko nga kanina, yung leak testing, unlike the visual inspection na tinitingnan mo lang, eto, leak testing, tinitingnan mo lang din naman siya, pero may iba ka pang ginagamit. Pwede itong gamitin sa bahay, sa aircraft, sa field. Pwede mo siyang gamitin tong kind ng inspection na to kahit saan. Kasi halimbawa na lamang sa bahay. Leak inspection is kapag magkakabit tayo ng hose ng gasol. Diba may ibang times or may ibang mga tao like yung mga daddy natin, yung mga tito, tita, na kapag chinecheck kung may tagas ba or may leak yung gasol, binabasa muna nila to ng tubig or minsan is sabon. So, dahil dito, malalaman nila if may leak kapag may nag-form na bubbles dun sa part ng hose. Ganun din to sa aircraft or sa mga tubes and pipes.
Halimbawa is may sira na pala yung hose dun sa isang aircraft. So, ginagamitan to ng leak testing para makita if meron bang leakage dun sa hose na yon or sa part na yon ng aircraft. So, based sa aking research, it is used for main techniques like bubbles, pressure change, halogen diodide, and mass spectrometer testing. And it involves pressurizing and immersing the test object in liquid to trace and record leaks. Aircraft and engines use large amounts of liquid and gas. Leak testing is therefore an important part of manufacturing and maintenance. So, yun nga. Ang leak testing is mas mapapadali para sa mga aircraft mechanics or para sa mga maintenance na ma-determine if may leakage ba dun sa isang part ng surface. Halimbawa, pwede nila itong basain pag may nag-form na bubble, pag may pressure. Ibig sabihin, kailangan nila yung i-repair or kailangan nila yung i-report. Kapag may dumaan na gas, dapat walang sisirit, or kapag may tubig na dadaloy, wala dapat tatagas. So, dito sa leak testing na to, kailangan ma-check properly ng mechanic or ng maintenance para ma-ensure yung safety ng mga nakasakay dun sa aircraft. So, that's it for our video for today. And sana may natutunan kayo about NDT. And for more information, just research. Bye!